Samantala, isa rin po sa mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roces, ang kanya pong kaibigan at isa rin po siyang batikang aktres na si Miss Boots Anson-Roa. Magandang umaga po sa inyo at nakikiramay po kami mula dito sa unang hirit, ma'am. Ma'am Boots? Ma'am, can you hear me? Ma'am Boots? Yeah. Ay, magandang umaga po at nakikiramay po ang lahat po kami dito sa unang hirit. Maraming salamat. Ako din ay nakikiramay sa, hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng mga tagapanood natin sa unang hirit sa, at sa buong kanta, sambayanan. Opo. Well, kilala nga po bilang queen of Philippine movies, ano, si Miss Susan Roces. At you've had the privilege of knowing her personally bilang isa pong kaibigan. Magpapakwento lamang po kami sana sa inyo, ma'am, ng mga alaala ninyong magaganda. Okay. Siguro after 2 or 3 days na nawala siya, bansag na bansag na yung mga kaugalian niya, yung attributes niya, yung qualities niya, napag-usapan na yan lahat. Ano? Yung integrity niya, yung goodness niya, yung generosity, righteousness, na hindi naman siya holier than thou, hindi naman nagpo-pontificate, thoughtfulness, lahat yan. Kilala na siguro ng marami at totoo naman. Siguro ang pwede kong ibahagi sa inyo na mga karanasan ko sa kanya ay yung medyo nakakatawa, medyo nakakatawa. Oo. Dahil si Ninang Susan dahil ninang namin siya sa kasal kami ni Attorney King Rodrigo, no? Opo. Mas silang dalawa ni Erap magkatuwaan tsaka si Manay Ichu Vera Perez. At bilang ninang, eh, talagang pag hiningan mo ng payo yan, mapagpayo. At yung payong talagang susundin mo dahil alam mong galing sa puso, dahil alam mo na pinapractice niya yung sinasabi niya. But that's the more serious side of her. Pwede natin balikan yan. Pero nung bata-bata ba kami, biroan nga namin yan, yung mas maliit pa yung waistline namin. Opo. At mas magaan pa yung timbang namin by 15-20 pounds. Nung gumawa kami ng pelikula in 1974, yan, napadala ko nga yata kila Grace yung picture noon eh. Kasama namin si Grace po at saka yung anak pong si Congresswoman Chiki na magkakaedad na ngayon in their early 50s. They were about 4 years old at that time. Opa. So when we were doing that movie, during our breaks, sabi ko nga kay Susan, pabiro ko sa kanya kasi si Susan, well endowed, ano, very proportionate ang kanyang katawan. Eh ako, kulang. So madalas binibiro ko siya, Mare, inaanak din kasi nila ni FPJ yung bunso ko eh. Mare, bigyan mag-donate ka naman sa akin ng iyong vital statistics. Kasi kulang ako. So she would always say, bigay ng Diyos yan. But, sabi niya, eto subukan mo itong exercise na ito. Ganito, dinemonstrate pa niya, I must. Parang muscle exercise daw yun. Uh-oh. And I remember, pag fina-follow up niya ako, ginagawa mo ba yung exercise mo? Tapos sabi niya, merong mas effective na exercise dyan. Alam mo, si FPJ, this was mga 70s eh. So late 70s, so buhay pa si FPJ noon. Si FPJ, mahilig yan magpamasahe. So ako naman, sabi niya, kahit pagod ako, mamasahihin ko yun sa likod, sa braso. And at the same time, sabi niya, yung pagmamasahe, kasi may pressure yun, it's good for your pectoral muscles. Ah. So para ka na rin nag, I must. Habang minamasahe mo, edi natutuwa pa sa yung asawa mo. Which I also tried on my late husband, Pete, no? Opo. Pero alam mo, sa dami ng successes ni Ninang Susan, sa halos lahat ng ginawa niya, I'm sorry to say, dito, hindi siya naging successful. Kasi hanggang ngayon, kulang pa rin ako sa measurements. Pero kayo ho ba... Grateful,
Opo. Nakakatuwa at nakikita natin yung other side po ano sa kwento niyan. Yes. Na yan. Oo. But ito po ma'am, meron ho ba kayong pagkakataon na makausap siya prior days prior or months prior to of course ito pong passing niya? Yes, as a matter of fact, mga 2.5 to 3 weeks ago, mm-hmm. Nagpadala siya ng, parati yan nagpapadala ng mga prutas eh, may farm siya sa Batangas. And she would do it through my sister-in-law, Pem Rodrigo, who is her best friend. Oh. Best friend of 60 years talaga. So, nagpadala siya doon at nag-thank you naman ako. Nagpadala din ako ng ano ng yung favorite niya na apple tart, ubing halaya, binibili namin sa Tagaytay pag nandoon kami. And so she called back. Usually yan hindi naman mahilig makipag-conversation sa telepono, hindi siya ano eh, hindi siya madetalye ganun. Mm-hmm. But she called, nagpasalamat, and nagulat ako dahil inabot kami ng halos isang oras sa telephone. Mm-hmm. Which is not like her and not like me also, ano, hindi ako mahilig magtagal sa telepono. So, at ang mga napag-usapan namin was looking back, gaya nga yung mga figure yes. namin, mm-hmm. nawala na. And nabanggit ko nga sa kanya, mayroong mga nagtatanong kung baka may bahala ka pang mag-asawa o baka may bahala ka pang mag-reduce o magpabata ng kaanyuhan. And she would always say laughingly, ay nako, sabi niya, nako, wala, hindi na ako mag-aambisyon magpaganda pa ng katawan o magpabata pa ng itsura. Baka meron pa magka-interest sa akin. Nakakahiya naman si FPJ, di ba? Sabi niya. So hayaan mo na akong tumaba ng tumaba. Okay na ako ng ganito. So yun, patawa niya talaga yun, even with other friends. And so anyway, in that conversation, you know, looking back, Connie, naisip ko parang, wow, premonition yata yung mga napag-usapan namin noon. Because in that conversation, ulit siya ng ulit. Alam mo, Bud, sabi niya, we always have to be prepared for the eventuality sa buhay natin. Mm-hmm. Ako, sabi niya, because by the time, libre na siya sa tapings niya, yan, di ba? So she was staying mostly at home. Hindi niya sinasabi na hirap na pala siya kumain at that time na masama na yung katawan niya. Mm-hmm. Yung scoliosis niya, nobody knew that, no? But she was never complaining about her pains and her discomforts. So ang sinasabi lang niya, we always have to prepare. Kaya ako, sabi niya ngayon, sinisinop ko lahat ng mga gamit ko, lahat ng administrative matters ko, yung mga kailangan ibilin for when the time comes. Yun right. lang parating niyang sinasabi. Mm-mm. Pati yung mga collection ko ng costumes, ng memorabilia, whether sa farm niya sa Batangas or sa bahay niya sa Green Hills or sa FPJ studio where merong FPJ museum. Mm-hmm. Sabi niya, inaayos ko na lahat yon para when the time comes, everything is arranged for. Hindi na mamoproblema yung mga bata. Si Grace, tsaka yung dalawang pamangkin niya, si Joseph at si Jeff na kasama niya mm-hmm. sa bahay. Mm-hmm. Okay. And then you could always say na we always have to be prepared. I see. You know, that time, I thought it was her usual yung solicitude niya na pagpayo, diba? Always advising, lalo na ninang namin siya. But looking back, siguro parang ano no, parang premonition 'yun. Yes, ma'am. Ma'am, was there anything else na hindi niyo po nasabi sa kanya during that special talk that you had? About sickness na at our age, 'di ba? I'm 77, siya 80, at our sickness talagang bonus years na itong umigay sa atin, di ba? So we would like to live each day as if it were the last. I see. Sabi nga, carpe diem, di ba? Mm-hmm. Since the day, since the moment, let's live each day that is part of our bonus years as the gifts from the Lord that we should not take for granted. Okay. And then on the lighter side, napunta naman kami dun sa
ano, sa mga halaman. Mahilig magpadala si Susan ng halaman. And just a few days, 3 days yata, bago siya na-hospitalized, nagpadala siya ng 6 na malalaking paso ng Chinese bamboo. Mm-hmm. Doon ulit pinadala. So pinick up namin, dinala namin sa Tagaytay. And I sent through Pempe, I sent a letter, some old pictures of ours, and yung mga gusto niyang suka na maanghang, kutsinta, longganisa, etc. Opo. And naipasok na pala ni Grace sa ospital. So, nandun pa rin kay Pempe hanggang ngayon. Hindi na napadala with a letter sana that I wrote to her. Ma'am? Yeah. Maraming salamat po. And we loved hearing about the stories that you've mentioned. At muli po, at taus-pusong pakikiramay po. Thank you very much for this privilege to share. Mm-hmm. Marami pong salamat muli, Ms. Boots Anson-Roa, para sa mga kwento na yan. Para po kay Ms. Susan Roces. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.